Hello guys, welcome back po sa aking channel. So, ito ho yung isang naano ko sa aking viewers. So, sabi niya, bakit ho laging, yun nga po guys, mahirap po ang pasok ng blessing sa kanila. Eh, yung mga kasambahay naman po nila ay sineswerte, bakit sila po ay hindi. So, ito yung paliwanag ko po sa inyo, guys. So, bago po ang lahat, maraming maraming salamat po sa aking mga followers, subscribers, and sa lahat po ng aking viewers. Patuloy pong naghihintay sa aking, ano guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. All over the world na po tayo. Binati ko na po kayo sa aking Facebook page at eto guys, lahat po kayo. Maraming salamat po talaga. Hindi ko ho kayo maisa-isa kasi hindi naman ho ako madaling magsalita na magtatatatak dito na ano guys. So maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And ito po yung inaano ko sa inyo na bakit po mabigat yung blessing sa inyong buhay. So ito yung ano. Una sa lahat, may mga ano ka guys. Hindi mo pa makakalimutan yung mga may mga bagay na hindi mo makalimutan sa mga past na nagtatanim po rin po ng galit, nag-hold po ng anger, nag-hold po ng pain sa inyong mga sarili. So paano mo yun ile-let go? So kasi pag hindi mo yan ini-let go, pag nandyan pa yan, kung ano ho yung cycle mo ngayong 2021, dadalhin mo pa rin po yan hanggang 2022. Paano mo po yun gagawin guys? Nasa sa inyo po yun. Kasi kung hindi po kayo, kung wala po kayong lakas loob na magpatawad sa taong yan, maglakas loob ho kayong mag-let go. Paano yung mag-let go guys, yung ano, kahit hindi mo na kinakausap yung tao na yan, paano mo siya, anuhin, kakalimutan yung lahat ng mga pain, lahat na yung talagang galit na nandyan sa'yo, nagbigay sa'yo ng mas, ng talagang pasakit sa buhay mo. Kasi yung tao na yan, pag hindi na yan bumalik sa buhay mo, o kaya yung tao na yan, masyado kang inapi, samantalang sayang-saya siya sa buhay niya, samantalang ikaw naghihirap, nandito yan. Ito po yung anuhin mo. Kailangan mo pong ilabas yan, i-push away mo na po yan. Huwag mo pong hawakan dito, huwag mong patirahin dito kasi ikaw din po yung mahihirapan. Ikaw yung bibigat ng buhay. Ikaw yung ano, isipin mo na tao ka lang. Kailangan mo ding mag-enjoy ng buhay, kailangan mo ding magsaya, kailangan mo ding makaranas ng mga successful sa buhay. Pero napapaano ka po? Natatangay ka po sa galit na nandito pa sa loob mo. Paano mo yun iano guys? Marami pong paraan. Pwede mo pong isulat yan. Isulat mo lamang po yan. Isulat mo ng isulat. Hanggang maubos, hanggang makalimutan mo, hanggang ano guys. So, yun po yung law of attraction and law of assumption. Pag yan po guys ay lagi mong iniisip, talagang nandyan po yan guys. Pero pag yan ay hindi mo na inisip, talagang desisyonan mo, nakalimutan mo na yan, bagay na yan, na nagpapasakit sa loob mo. Kahit hindi mo pa kaharap yung tao na yun, kahit hindi mo pa mapatawad, basta mangyayari yun, makakalimutan mo yun, mawawala yun, maaalis lahat yun. Basta dinesisyonan mo na siya na ayaw mo na, na tama na yung sakit na yun, ayaw mo nang balikan yung pain na yun. And then pag may time na may time na biglang mai-issue o yung time na meron magtatanong sa'yo tungkol sa tao na yan. And then po, madali lamang po yun eh. Wala na ho akong ano dyan, wala na ganyan. Basta i-stop mo na po yun. And then kung hindi pa rin siya maalis-alis sa isip mo ganyan guys. Ganunin mo po yun para maalis. Ganunin mo po yun kasi kailangan mong i-stop yan. Kasi yan po yung nagbibigay sa inyo, yan po yung nagsisilbing blockades ng blessing sa buhay mo.
Hindi ho yan, hindi mo ho kailangan, hindi mo deserve yung pasakit na yan, hindi mo deserve yung anger na yan sa inyong sarili. Kung ano guys, maraming pagkakataon, maraming mga blessings, maraming mga ano guys na kailangan na yun ay talagang maranasan mo din. Hindi mo kailangang panatilihin yung galit dito sa puso mo. Na mas marami ka pang deserving na blessings kaysa sa mga panluloko o kaya yung mga ginawa sa iyo ng tao na napanglalait. Kung nilalait ka ng taong yan, at nandyan sa puso mo lagi yan, huwag mong patirahin yan. Ilagay mo sa talampakan mo at gawing mong stepping stone para sa success ng buhay mo. Hindi yung pinapatira mo sa puso mo. Kasi, ano yan, kapag nandyan yan, may room sa space ng buhay mo, hindi maalis yan. Mabubuhay ka lang sa galit. Mabubuhay ka sa galit yung pagdating ho ng susunod na generasyon ng buhay mo, ng mga anak mo, ng mga pamilya mo, yung mga apo mo. Kung lagi mong sinasabi na galit ka sa taong yan, lagi mong sinasabi na ano na yung yan, guys. So, pagdating ho sa mga anak mo, syempre, tinanim mo sa isipan nila na galit ka sa taong yan, sila din gagalit din yan. So, yung cycle na yan, yung ano na yan, patuloy-tuloy po. So, kung talagang i-stop mo na yan and then ready ka na for new beginning ng inyong buhay, i-stop mo na po yun. Para magkaroon ho ng way, magkaroon ho ng space, puwang yung blessing sa buhay mo. At manhari po yung love dito, hindi po yung anger na nakatira dyan. Kasi guys, hindi ka papasukin ng swerte kung nananatili yung galit sa puso mo. Wala hong swerteng darating sa'yo. Mananatili kang lonely. Mananatili kang bugnutin. Mananatili kang palaaway. Kasi naghanap ka na yung negative na nandyan na sa'yo. Hindi mo kayang alisin yung negative eh. Ay, hindi mo pala kaya. Kaya mo pero ayaw mong paalisin. Yan po yung nagbibigay ng blockage ng blessing sa buhay mo. Kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa ano guys. So, kung kayo ho ay nagtataka, bakit hindi ho umaangat yung buhay natin? Bakit hindi ho yung inaano natin guys? So yan po yung, yan po natin maano yung ano guys. Kasi dito po sa law of the universe, nandyan po yan, law of attraction. Kung ano po yung iniisip ninyo sa inyong sarili, kung ano po nandito sa puso, isipan ninyo, yun po yung mangyayari sa inyo. Kaya pag nandito po sa puso nyo yung galit, syempre ho, galit din po ang nasa paligid ninyo. So kung kailangan, kung gusto nyo talagang mabuhay ng maligaya, masaya, success ng buhay, kailangan patirahin mo dito yung, ano guys, yung positive dito. Yung positive mindset mo, kailangan mong anuhin yan. So madali lang ho yan guys. Kailangan mo talagang biglain yung sarili mo. Kailangan mong anuhin yun para talagang ano siya. Kasi pag dinesisyonan mo na, na ayaw mo na, decision mo na, na tama na yan, ano na yan, talagang mawawala yan. Pero pag hindi mo pa dinesisyonan, patuloy-tuloy mo pang piniisip yan, patuloy-tuloy pa na nandyan yan, talagang mananatili ka pa rin yan. Kaya ho niyang manirahan yan ng habang buhay. Yung galit na yan, kaya ho niyang manirahan habang buhay. Hanggang hindi mo yan inire-release, hanggang hindi mo yan nile-let go. Kahit hanggang pagtanda mo sa huling hininga mo, kaya pa niya, nandyan lamang ho yan. Nasa sayo po din po yan kung paano mo yan alisin, kung paano mo i-let go, paano mo ano yan guys, para yung positive nandito ko sa puso mo. Lahat to pag-ibig nandito. Pasasaan ba yung buhay natin guys? Maikli lamang na ang ating buhay. Huwag na ho nating sayangin sa galit, sa tampuhan. Huwag na ho nating sayangin dyan. Huwag na ho nating sayangin sa inggit, chismisan. Huwag na ho nating sayangin dyan guys. So, kung may naninirang tao sa inyo, hayaan lamang ninyo guys. Kasi yan ho yung ugali na nila. Huwag kang papa-apekto. Kasi kung sinisiraan ka, it means to say may magandang nangyayari sa iyo. Kaya kanila sinisiraan kasi may mga, yun po yung inggit ng tao. Lalo na pag habit na nila yun. Alam nyo ba yung inggit na sa isang tao, yan po yung pinakamalalang sakit. Yan po yung pinakamalalang sakit na hindi nila kayang tanggalin at wala akong talagang lunas.
sa buhay nila. Alam nyo ba yun? Yun po yun. Kasi bakit po sila naiinggit? Hindi ko sila naiinggit sa'yo, na, hindi ko sila nagagalit sa'yo, naiinggit sila sa mga ginagawa mo, sa mga way mo sa buhay, kung paano mo gawin yung kahit sa kabila ng kahirapan, sa kahit kabila ng mga pagsubok na pinagdadanan mo, nananatilila kang nakatayo. Kasi, ano ka eh, hindi magagalit yung tao sa'yo guys, kung patuloy kang, alam mo yung tao, hindi yan magagalit sa'yo, hindi kanyan mapapansin kung yung lugmok ka sa buhay. Hindi kanila yan lalapitan. Hindi kanila yan papansinin. Hindi kanila yan pagtatawanan ka lamang nila. Hihahayaan ka nila. Pero pag ikaw ay naging successful na, whoo, maniwala kayo dyan yung ano-ano na yan, marami silang sasabihin sa'yo. Marami silang ibabato sa'yo. Marami silang gagawing issue ultimo kaing dong yung mga pas pa na ano yan guys. So kaya nilang kwentuhin niya, kaya nilang halukatin lahat-lahat yan para lang may masabi sila sa iyo na masama. Kasi nandiyan ka na eh, nakatayo ka pa rin. Nandiyan ka pa rin, go ka pa rin sa inyong buhay. Pero talagang gagawa yung mga yan kapag talaga yung inggit nandito sa puso nila. Sinasabi ba nila yung kahit ba, ano, kahit pa ho sinasabi nila, ay, nagkukumustahan, nag-uusap kayo guys, pero huwag ka deep inside. Talagang inaano nila, pag may mga kwentuhan silang iba, kailangan talagang may kwento sila na parte ng buhay mo na masama ka. Para mas yung kabutihan o yung success ng buhay mo, hindi mapag-usapan. Yun po yung inggit. Kailangan nilang pag-usapan yung masamang nangyayari sa iyo. Kailangan nilang pag-ano-anin. Yun guys, yun po yung mga sakit na talagang malalang sakit na walang lunas. So wag ho ninyong pansinin yun. Wag ninyong anuhin yun guys. So, hindi kayo nabubuhay sa issue ng iba. Mabubuhay kayo.